Nung bata pa kami, mahilig kami sa gera-gera at para maglabanan kami ay gumagamit kami ng tinatawag na sumpit. Ito ay isang straw na ilalagay namin ng munggo sa loob at ang munggo namin ang ginagamit namin bala. So, siyempre, ang aming target ay ang aming mga classmates. Para magkaroon kami ng maximum effect sa aming sumpit at mas marami kaming munggo na gagawin bala, ilalagay namin yung balang yun sa loob ng isang gamit na posporo, kahon ng posporo, and kinakabit namin sa sumpit. Pag ganun, mas marami kang matatamaan na classmate. Kung ano ang kaugnay ng sumpit sa video na to, ay hindi dahil sa gun barrel, pero dahil sa mga eroplanong katulad nito at ang nangyari sa himpapawid. Inatake ng puwersang Hapon ang Amerikano sa Pearl Harbor noong December 7, 1941, just before 8 in the morning. Lulusubin nila sana ang Pilipinas, kaya lang una, early in the morning pa, and dahil sa international dateline, December 8, 1941 sa Pilipinas noon. Nagkataon din na makapalang fog sa Takao Air Base sa Formosa. Ang Formosa ay, ang tawag niya ngayon ay Taiwan. So, nung bandang alas 10 na ng umaga, finally, naka-take off na sila at nakalusob na ang puwersa ng Imperial Japanese Navy at Imperial Japanese Army airplanes. Inatake na nila ang Pilipinas. Tinarget ng puwersang Hapon ang Baguio at ang airbase sa Iba, Zambales. Tapos nagpadala sila ng second wave na tinarget naman ang Clark Airbase at ang Sangley Point. Dahil dito, nangalahati agad ang puwersa ng himpapawid ng mga Amerikano at ng Pilipino. Subalit ang mga Hapon, itong eroplano pa lang ang napapabagsak. Kaya kitang-kita ang air superiority ng mga Hapon nung panahon na yun. Ang 6th Pursuit Squadron ng Philippine Army Air Corps na nakatalaga sa Nichols Airfield na ngayon ay tawag ng Villamor Air Base ay isa na lang sa mga natitirang puwersa ng himpapawid na pwedeng lumaban sa mga Hapon. Kaya nung December 10, bandang alas 11:30 ng umaga, sinound na ang General Alarm. Sila Captain Jesus Villamor, kasama sila Teniente Godofredo Juliano, Jeronimo Aklan, Alberto Aranzazo at Jose Gozar ay nakapaglaban sa wave ng Mitsubishi G3M Bombers at Mitsubishi A6M Zero Fighters. Ito ay nangyari sa himpapawid ng Sablan Airfield at sa Pasig. Bagamat dehado sila, nakapagbagsak sila ng apat na eroplano, isang Mitsubishi G3 Bomber at tatlong Mitsubishi Zeros. Ito ay credited kay Villamor. So ano ang koneksyon ng sumpit sa kwentong ito? Ito ay tungkol sa eroplano na ginamit nila Villamor na hindi modern kung itatapat mo sa eroplano ng mga Hapon. Kaya bagamat may disadvantage sila, pinakita ng mga Pinoy ang kanilang tapang. Ang tawag sa eroplanong ito ay ang Boeing P-26, P-Shooter, na sa Tagalog ay sumpit.